Hello guys, welcome to my YouTube channel. Subscribe and oops, one more. And hit the bell button icon. And then oops, enjoy. Guys, hello. Good day, magandang araw. Pag-usapan natin yung ano. Kakasara na nga ba yung ano? Business? Naku. Yari tayo. Bagay, bihira naman ako tumaya dyan. Yung ano, tawag dito, hindi ba kayo tumaya sa loto? Araw-araw ba kayo na tumataya sa loto? So, kwentahin nyo yung nataya nyo sa loob ng isang buwan. Yung nagagastos nyo sa loob ng isang buwan. Halimbawa, kasi ngayon, 24 pesos na yata isang, ano eh, isang, tawag dito, isang group ng numbers. So, pagka dalawa tinayan mo araw-araw, that is 48 pesos. Araw-araw, yun. 48 times 30 na lang. Ngayon ako sa mat, ha? Bahala na kayong magkwenta. Yun. Maniniwala ba kayo na madaling mandaya sa loto? Tapos tatanungin nyo, eh bakit di ka tumama kung madali mandaya? Madali po mandaya, pero hindi po kayang mandaya. Alam nyo ba kung sino ang may kakayahang mandaya sa loto? Ayan, mamaya, sabihin ko sa inyo. Usapan muna natin to. Meron kasing ano eh, corruption sa loob ng mismong PCSO na napatunayan ni President Duterte. So, imbis na mapunta sa mga may hirap, may sakit, yung pondo o yung pera na dapat para sa kanila, eh naibubulsa ng mga sino nabubulsa? Hindi natin alam. Pwedeng ba dyan? Alamin natin mamaya. Mahirap magbintang, pero naibubulsa yan. Wala po ako sinasabing sino nagbulsa, pero naibubulsa yan. Ito mga kamotokis. Ito. Dapat po talagang ano, isara na yung PCS o na yan kung hindi sila magko-comply sa mga alituntunin ng batas. Masyado na po ang corruption sa loob ng PCSO. So ngayon guys, sangayon ako kay President Duterte. Pag hindi sila magko-comply sa mga requirements, eh isara na sila. Sarado na. Kaysa naman yung mga yaman ng iba, dami naghihirap, nangangailangan na hindi nabibigyan. Diba? So ito guys, may sila ako to. Itong usapan natin. Napakadaling mandaya sa ano, sa loto. Napakadali. Paano? So sinasabi nila yung mga bola, merong minamagnet nila para ang titimbang. Titimbang na kung sino yung mas mabigat, magaan. So, pare-pareho po yan. Hindi po doon ang dayaan. Hindi doon ang dayaan sa mga bolas. E ang dayaan po ng loto e sa ticket. Tanong nyo guys. Ito tanong ko. Tanong natin. Nasaan ba nagpiprint ng ticket? Di ba piprint yung ticket sa mga outlet? Di ba? Ayan. Sa palagay nyo kaya, wala silang kakayahan na gumawa ng ticket. No winning ticket. Halimbawa, sa jackpot price, 100 million. Oh. Sisindi katuhin na nila yan. Halimbawa sa tatlong tao, gagawa nila ng
tatlong ticket yung tatlong tao na yun. Eh, sino yung tatlong tao na yun? Hindi natin alam yan. Gagawa natin ang ticket na yan. Sasabihin nila, apat ang manalo. So, yung ikaw, na walang kamalay-malay, na ikaw lang naman talaga ang tumama, eh, may kahati kang tatlo. So, apat kayo maghahati-hati sa 100 million. Ang mapupunta lang sa'yo, 25 million. Hindi natin alam kung tax-free pa yan. Yan ang dayaan sa loto, guys. Diyan nagagalit si President Duterte. So, mga ganyan. Diba? Siyadong ano? Makahayop. Makahayop na pamamaraan para makapandaya sa loto. Diba? Tsaka napakalaki na ng taya sa cart. Isang taya mo, 24 pesos. Diba? Ano yung para sa yung 4 pesos? Dapat napupunta na sa mga may karamdaman yan, may sakit, mga nangangailangan. Kaso hindi. Napupunta yan. So, napakadali guys, mandaya sa loto. Napakadali. Ang dali. Ayan. Sinong hindi magagalit yan? Diba? Kung sa ibang bansa yan, ano yan? Abrupt demolition yan. Ng building. Pasabugin na lang yan. Sama na rin, no? Kaya ako, saludo ako kay President Duterte. Pasara na yan. Tal, bilang lang ako tumaya dyan, hindi nga ako tumatama dyan eh. Mamaya, tumama ka lang. Hindi natin alam kung anong ginagawa ng mga lintik na yan. Kaya yung loto, guys, natin pang hinayangan kasi may dayaan. Grabe ang dayaan. Kawawa naman tayo. Yung mga nananalo, hindi naman natin kilala, diba? Hindi natin kilala yan eh. Hindi naman natin sinasabi. Baka sila-sila rin yan. Sino sila? Pwede yung... Bahala na kayo guys, ha? Bahala na kayo mag-isip. Wala lumabas sa bibig ko. Pero yan yan. Sigurado yan. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Good day. Lalabas ako. Pag-ibilya. Laro tayo. Bye guys. Thanks for the time.